pinabalak mo ngayon? Gagawa ko ng hakbang. Ng paraan. Pipilitin kong malaman nilang totoo. Kumuha ka ng pinggan, maupo ka na lang. Sige na. Halika, ihad dito ko sa tabi. Salamat mo, ma'am, pero nag-almusan na po ako kanina eh. Ay, baka hindi ka pa nabusog. Ha? Kumain ka ulit. Oo nga naman. Mabuti yung paminsan-minsan yung nagkakasalo-salo tayo. Matagal na tayo hindi nagkakakwentuhan. Ha? Siya nga pala, kumusta yung pag-aaral mo? Nakapag-makeup ka na ba dun sa mga absences mo? Ha? Oo, sir. Natapos ko na rin ho yung special exam na ibinigay nila sa akin. That's good. Alam mo, nakakatuwa nga, sweetheart. Tumawag si Mrs. De Guzman at si Mrs. Nepomuceno para ibalita na sa kabila doon ang mga nangyari, si Mara pa rin na nag-top sa exams nila. Ba, maganda yan. Kailangan ipagpatuloy mo yung magagandang grades, ha? Kaya na yung pinangako namin kay Clara. Kapag na-maintain niya yung ganyan, malaking blowout ang bibigay namin sa inyong dalawa. Wow, wala. Clara, naisip mo na ba kung anong regalo gusto mo? Sabihin mo lang, sagot namin ang mami mo. Dad, kahit naman huwala eh. Okay lang sa akin yun. Siguro si Mara na lang kami. Ikaw, Mara? Ako, sir, ma'am, wag na ho. Yun lang yung suporta ang binibigay niyo sa akin sa pag-aaral ko eh. Sobra-sobra na. Pero salamat pa rin natin sa binabalak ninyo. Tutumbasan ko na lang ho ng pagsisikap para makatapos ako. Inspirasyon ko si Clara. Napansin kung nandito na si Boss Gary. Pati nga yung dati namin pinupunta, nagtanong-tanong rin kami. Ni Anina raw ni Boss Gary, hindi nila nakikita. Eh, saan naman nagpunta yung tao na yon? Ni tawag sa telepono, wala! Maaring nagpapalipas lang na sa manang loob. Siya nga pala, may nasagap kami panibagong chismis. Oh, ano naman yung chismis na yun? Tungkol kay Susan. Hay nako! Kung ano man yung nasagap niyong chismis tungkol sa babaeng yun, eh hindi ako interesado, no? Nako, baka magsisi ka pag hindi mo nalaman kaagad. Ayaw ko, hindi bali na. May nanliligaw ngayon kay Susan. Ano? May nanliligaw? Itam, dinanlaki yung mga mata mo. Binata, guwapo, mayaman. At balitang patay na patay kay Susan. Magandang umaga sa'yo, Susan. Ikaw pala, Jun. Magandang umaga din sa'yo. Wala kaya tang kasama? Oo nga eh. Kasi si Denise, inutusan ko siya sa palengke. Si Karen naman, maaga siyang pumasok sa eskwelahan. Pasensya ka na kung hindi kita maaaring papasukin, ha? Sana maunawaan mo. Naintindihan ko. Para sa'yo. Di ba si Badong yan? Siya na. Okay, inaabangan niya. Malay ko.
Alam mo, Cardo, panaisipan sa akin yung chewing nila nito eh. Tama yung pinag-usapan natin eh. Kung kailan biglang nawala si Gary, tsaka naman biglang sumulpot yan dito. Ano kaya? Pagkakataon lang oh, may ibig sabihin yan. Alam mo, ibang kutob ko eh, kung bakit sumulpot yung tao nandito eh. Mas palagay mo. Alam mo, Cardo, sa to lang, nag-iisip ako sa'yo eh. Mukhang may pinaglilihim ka naman sa amin ni Bertil. Wala ka ba talagang tiwala sa amin? Alam mo, Simeon, habang hindi ako sigurado sa isang bagay, hindi ako dumadaldal. Hindi ko man nasasabi sa inyo kung ano nasa isip ko. Yun ay para sa inyo. Ayoko makadami kayo. Pero isang bagay ang titiyakan ko sa'yo. Si Badong. At ang hitman atong bangkay Gary ay isa. Ano? Tigilan mo nga muna yung mag-usap tayo. Tigilan mo yan. Ano na naman ang ibig sabihin ng mga parinig mo sa akin kanina? Ha? Ano yung pinagsasabi mo, ha? Ano yung drama mo na ako ang inspirasyon mo sa pag-aaral? Ano na naman yan? Ano ba kayo nagkagalat mo, Clara? Dapat nga matuwa ka pa dahil inspirasyon kita eh. Hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa kung ikaw lang iidolo sa akin, hindi bali na lang. Ano ba, Mara? Hanggat maaari nga, ayoko na nga maghalit sa'yo eh. Kasi, hindi ba nagbago na ako? Binago ko na lahat-lahat sa buhay ko, nakisama na ako, ginawa ko na yung mga dating bagay na hindi ko ginagawa. Pero please lang, please lang mo kung gato nga maghalit. Dahil iba ako pag nagalit. Lahat kaya kong tapakan. Alam mo, Clara, kung totoo lang sana lahat-lahat ng mga lumalabas sa bibig mo, hindi na rin sana kita papatulong. Kaya lang, hindi naman siguro ko pulag at manhit para hindi ko maramdaman yung mga ginagawa mo. Alam ko lahat ng paraan. Lahat-lahat ng paraan ginagawa mo para mapagtakpan ng isang katotohanan. Ano ibig mo sabihin? Alam mo ko ano ibig ko sabihin, Clara. Huwag mo akong tatakutin. At huwag na huwag mo rin akong gagatungin. Dahil oras na nahayag ang totoo. Hindi lang pagkatao mo matatapakan, kundi pati kaluluwa mo. Alas pala ang pandinig mo, Erap. Huwag nyo nang ulitin niya, mga abay, ha? Baka atakihin ako sa nervyos. Maputukan ko kayo. Sorry, bay. Eh, kala ko kasi nasulyap mo yung pagdating namin, eh. Pasensya ka na. Mukhang meron kayo naabangan dito. Wala. Papahangin lang. Mainitan kasi ako dun sa apartment nila nito eh. Dito medyo lumulubog ang dibdib ko. Alam mo bang isa ka sa pinag-iinalaan ni Gary na tumumbang sa kanya? Alam mo ba yan? Kung akong tumumbang kay Gary, sigurado tutumba yun, butas ang loob. Hinala mo rin yan, di ba? Alam mo, alam ko, pakanaan nyo lang ni Lenita lahat ng to eh. Hindi makagustuhan ni Gary to. Ayaw niya na pinaglalaroan siya. Tarantado ka! Kador! Huwag mo akong tatakuti sa baril mo. Dahil pakakainin kita ng bala nito! Kilalanin mo muna ako, Badong, bago mo ako sindakin. Kung halang ang kaluluwa mo, masalang ako.
ako sinasabi mo, ha? Lahat ko nalalaman sa mga pinagsasabi mo. Eh, di mo buti kung wala kang alam. Baka katulog ka pa rin na mahimbing sa gabi. Nga. Ano ba, ha? Ano bang tinutukoy mo? Sige nga. Yung tungkol na naman sa tunay mong pagkatao. Bakit, Clara? Ano pa alam mo tungkol sa tunay kong pagkatao? Na anak ako ni Itay sa ibang babae? Clara, aminin mo man o hindi, alam kong alam mo ang totoo. Uy, huwag mo akong pagbintangan, ha? Dahil wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Lalo na akong pakialam, eh. Kay sino ka pa, wala akong pakialam sa'yo. May problema ba kayo? Mara? Clara? Pinag-uusapan lang mo kami. Oo, ma'am, medyo napalakas lang ko yung boses namin. Ay, Che! Napalambot mo na ba yung karne yung lulutuin natin mamaya? Oo nga pala, ano? Sandali, ah! Babalik ako agad. Sige, bilisan mo at tawagin mo ako dito. Sige, sige. Ang saya siguro nila bago kunan ng litratong to. Kailan ko kaya sila matatawag na Itay at Inay? Makakaya nilang ako ang tunay nilang anak. Sana wag na magtagal at makilala na nila ako. Para sa ganun, magawa ko lang ang ginagawa sa kanila ni Clara na nahahalikan sila at nayayakap. Anong ginagawa mo? Thank you.